Welcome to Information TV Educational Channel 3. Narito ang latest and updated weather update sa oras na ito. Alamin ang lagay ng panahon na mula sa pinagkakatiwala ang tagapaghatid. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pindutin ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa weather update. Disclaimer, video courtesy and credits to the respective owner. Maraming salamat po. Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estreja. Meron tayong panibagong update regarding pa rin sa minomonitor natin na si Tropical Storm Domeng with international name na Aire. Huling namataan si Bagyong Aire as of 10 in the evening sa layong 995 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Bahagyang malakas ito at 75 kilometers per hour malapit sa sentro at may pagbugso naman na hanggang 90 kilometers per hour. Kumikilos pa rin ito pahilaga sa bilis na 20 kilometers per hour. On the other hand, binomonitor din natin si Severe Tropical Storm with international name na Chaba na dating si Bagyong Kaloy. Nasa layo naman itong 930 kilometers kanluran ng extreme northern Luzon. Ito'y nagpapalakas pa rin po ng habagat or southwest monsoon itong dalawang bagyo dito sa may western sections of central and southern Luzon. Ito yung pinakahuling track ng pag-asa regarding kay Bagyong Domeng. So as of 8 in the evening, ay nasa silangan po ito ng extreme northern Luzon. Pero bukas ng umaga, Sabado, asahan po nasa 985 kilometers ito, papalabas na ng ating area of responsibility, 985 kilometers east-northeast of Batanes. Then pagsabit po ng tanghali or hapon ay nasa labas na ito ng ating area of responsibility, patungo po dito sa may Ryukyu Islands sa may southern Japan. And as of 8 p.m. by tomorrow, is nasa around 950 kilometers naman ito east-northeast of Batanes. Mag-enhance pa rin po ng habagat or southwest monsoon itong si Bagyong Domeng kahit nakalabas na ito ng ating PAR. Meron pa rin po tayong gale warning epekto ng habagat or southwest monsoon dito po sa western seaboards pa rin ng Luzon. Asahan po yung hanggang 4.5 meters or isa't kalahating palapag po ng gusaling taas ng mga pag-alon mula dito sa baybayin ng Ilocos Norte, pababa ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, gayon din sa mga baybayin ng Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, kabilang ng Lubang Island, at ang western coast of Palawan, kabilang na ang Kalayaan Island. At binabantayan po o binabalaan natin yung ating mga maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat sa matataas ng mga pag-alon, pwede po kayong pagbawalan pumalaot lalo na yung mga nangingisda nating kababayan. So ano po inaasahan natin mga pag-uulan by tomorrow or around Saturday po? Monsoon rains pa rin sa western sections of central and southern Luzon. Pinaka-apektado po ng mga pag-uulan by tomorrow yung Palawan, Occidental Mindoro, ganyan din po ang Zambales, Bataan, Ilocos Region, Batanes, and Babuyan Island. So meron pa rin mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Bagamat mas mahihina na yung mga magiging pag-uulan natin by tomorrow kumpara nitong mga nagdaang araw. Pagdating naman po sa severe winds, wala pa rin tayong tropical cyclone wind signal na inaasahan from Domeng at aasahan lamang yung occasional gusty winds dito sa mga baybayin ng extreme northern Luzon, gayon din sa northern and western portions of northern Luzon at sa western portion of Visayas dahil pa rin yan sa southwest monsoon. Pero unti-unting humihina po ito pagsapit ng Linggo. Pagdating naman sa mga coastal waters natin, meron pa rin hanggang 4 na metro dun sa mga walang gale warnings sa natitirang baybayin po ng Northern Luzon, particularly yung extreme Northern Luzon at dito rin po sa baybayin ng Cagayan and Isabela. Kaya't panag-iingat din natin yung mga maliliit na sasakyang pandagat doon. In terms of track and intensity, generally moving north-northwest po itong si Bagyong Domeng sa susunod na dalawang araw hanggang sa makalabas ng ating area of responsibility Saturday morning hanggang tanghali, July 2. Marito maging severe tropical storm sa susunod na 36 hours or paglabas pa ng ating area of responsibility and paglampas dito sa Ryukyu Islands, Japan. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Meron tayong update mamayang alas 5 ng madaling araw para sa weather outlook and selected cities ng ating bansa. Ako muli si Benison Estreja, mag-ingat po tayo.